Clinical trial ng isang uri ng bakuna kontra COVID-19 ang isinagawa sa siyudad ng Cebu na lingid sa kaalaman ng LGU at DOH Region 7. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Unang nakatanggap na report si Consul Dave Tumulak sa isinasagawang clinical trial ng COVID-19 vaccine na Wisvac Biopharma na gawa ng China. Nagkumpirma niya ito mula mismo sa mga individual na nabakunahan at nakatanggap ng pera. Ayon kay Tumulak, inofera ng 2,500 hanggang 5,000 pesos ang kada individual na lalahok sa nasabing clinical trial. Binabayaran din ang mga taong makakapagkubinse sa iba pa na magpabakuna. I am not against the clinical trial, but gikinahanglan nga pasabton gyud og tarong ang atong mga tao. Makakaapekto mano ang ginagawang clinical trial sa vaccination program ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal, hindi na pwedeng mabakunahan ang mga sumali sa clinical trial gamit ang bakuna na meron ang syudad. Hindi rin pwedeng ma-avail ang benefits na ibinibigay sa mga fully vaccinated individual. For example, panalitan, og naay mahitabo nila, bisag mingon ta nga nasla insurance ang city, magyapon ang panon kinaman sila sa teritoryo. Ang ato lang gusto nga ang Department of Health, ang City Health Department, ang Department of Science and Technology mo pasabot og mo pahibaw diri sa ato ang local government. Kay para kita sad makatabang punta og giya sa atong mga tao. Nakikipag-ugnayan na ang Cebu City Government sa Department of Health kaugnay sa insidente. Samantala, inihiyag ni Director Jaime Bernadas, Regional Director ng DOH 7, na hindi dumaan sa kanilang tanggapan ang nasabing clinical trial. Pero posible umanong dumaan ito sa research consortium ng DOST o Department of Science and Technology. Nakadawat man lang ko o copy furnish information nga gipahibalo ang gisulatan ang Cebu City nga ni ani sila mo anhi magkundaka ng trials. I was waiting nga mo ani sila, wala man sila kanis ako. Isa o manong pribadong ospital ang katuwang sa clinical trial. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.